So good evening mga pre. Welcome back sa ating YouTube channel. So again as usual, night ride na naman tayo. This time tinitest natin yung chest cellphone holder natin na binili sa Lazada kasi nga cellphone lang yung ginagamit natin pag vlog. So para ibang perspective naman, hindi lang sa helmet. So tingnan natin kung ano yung resulta. And then kaunting chika-chika lang naman, first and foremost, I hope everyone is safe. Galing ha? Sana okay yung Wednesday night nyo. Grabe, ang bilis ng Linggo, Wednesday na. Hopefully okay lang kayo. You're doing a good medyo uulan na ata kasi medyo may mga paunti-unting kidlat. So update lang galing sa nangyari sa akin at saka napapansin ko dito sa Cebu City, medyo napapadalas yung mga checkpoint. So advice lang sa mga kapwa rider natin, just make sure na daladala nyo lagi yung lisensya nyo tsaka yung registro nyo. Syempre dapat hindi expired para hindi kayo magka-problema kasi mahirap na kung mahuli kayo sa checkpoint tapos wala kayong mga papel. Nako, ang laki ng penalty niyan. Ingat-ingat lang para suabe din yung takbo natin, hindi tayo natatakot pag alis tayo ng bahay. Since ewan ko ba kung bakit talaga matagal na tong discussion sa mga checkpoint, mga motor lang talaga yung pinapara, yung mga sasakyan hindi. So I don't know talaga, hindi pa na-explain yung logic dyan kasi hindi lang naman yung nakamotor yung pwedeng maging kolorum. Actually, mas marami ngayon sa sasakyan na kolorum. So, ewan ko lang. And update din kasi medyo nagwa-viral dito sa Cebu yung statement ng LTO Regional Director 7, si Sir Vic Caindic. Mayroon kasing nakapag record ng isa sa mga live videos niya, FB live niya. Parang na-mention niya yung para sa mga riders yung naka-chinelas ng croc style, parang semi-close siya na chinelas. Na-mention niya kasi doon sa live niya, sabi niya yung croc style na ganun are considered closed shoes, so po pwede siyang gamitin ng mga rider not supposed to be, dapat hindi hinuhuli. Yun nga, yun yung sabi niya na yung mga croc style daw ng mga chanelas are considered closed shoes. So if ever na makahulihin daw kayo ng mga traffic enforcer, sabi niya, exact words sabi niya is wag nyo na lang awayin yung traffic enforcer. Sabihan nyo ng kalmado na, sir, i-dispute mo na lang yan. Kung mag-insist talaga yung enforcer, bihan mo na lang na sige, tikitan mo ako pero i-contest mo yan sa LTO and mas malaki ang chance na ma-reverse, mas ma-hassle pa yung enforcer. So ito yung video yon, ito yung video na sinasabi ko. Panoorin natin. Tubag ng Crocs ha. Ang Crocs, closed man na siya. Good. Technically, closed shoes naman na ang iyang classification. Ayaw na nag-awaya man ako. Inna sir, kung gusto ka, ako nang i-appealar. Pero mahangyo ko ni mo, ay nang akong lakpa sir. Ay, kapoy, biyagsuwat, anak kong violation sir nga. I-dismiss sa gapon ng director. So yun, yun yung sabi niya. At saka sa Facebook din, meron din ako nakita. Sabi rin ni
Bong ni Breha ng MMDA, sikat yon sa MMDA kasi medyo matapak yun eh. Mayroon siyang nahuling rider na naka ganun din, croc style. Kaso yung issue naman nun, kasi kailangan pala naka-lock yung, di ba, yung croc style na yun, mayroong parang lock yan. Para maging valid siya na closed shoes, dapat naka-lock siya. So, yun. Tandaan natin yun, mga pre, kasi baka isang beses mahuli tayo. Yan lang muna siguro yung topic natin, kasi tinetest lang natin talaga yung stability ng chest cellphone holder. Hopefully maging maganda yung kuha niya. And reminding everyone just to stay safe lagi, ride safe, ingat-ingat sa biyahe, sa daan, be a responsible driver, huwag maging kamote. And until next time mga pre, please subscribe to my channel and God bless. Ingat!